Bumulusok na sa last spot ang Army Black Mamba after the heartbreaking loss against Creamline. Tumba ang Army sa limang magkakasunod na talo, kaya babagsak ito sa pinakababa ng PVL ranking. Nakuha naman ng Creamline ang ikalimang panalo para manguna sa team standing. Walang awang pinag-eksperimentuhan ng Creamline Cool Smashers ang Army Black Mamba at nakuha nito ang laban sa mga score na 25-15, 25-20 at 25-12. Mga ganap na trending sa laban ng Creamline at Army ating pag-usapan. Ito ang top 5 trending topics. At number 5, Creamline Cool Smashers pasok na sa semis. Good job sa buong coaching staffs ng CCS, especially Coach Sherwin Meneses, matapos manalo ng Creamline kontra Army Black Mamba. With 5-1 win-loss record ay sila na nga ang unang team na rarampa para sa semifinals. Lusot sa number 4, Risa Sato, Zero Tempo. Muling pinag-usapan ng volleyball fans ang Zero Tempo attack ni Risa Sato matapos maging magic bunot sa laban kontra Army. Wala pa rin kupas ang half Japanese sa kanyang malahaikyu moves. Bumida rin ng hapon na yon ang iba pang bench players ng Creamline. Nakapag-deliver din si Narisa Mandapat, Kyle Negrito, Ella De Jesus, Pau Soriano at syempre hindi mawawala ang inyong favorite service specialist, Phil Kainlet Caetano. Nakapagtala ng 5 puntos si Risa, na may sangkaterbang kulit, bibong-bibo kaya trending. Para sa numero 3, Gemma Galanza for the bench muna. Malungkot at nag-aalala ang fans sa loob ng PhilSport Arena nang hindi man lang nasilayan si Gemma Galanza sa ibabaw ng Taraflex. According to Coach Sherwin Meneses ay wala itong injury, masama lang pakiramdam nito. Pagaling ka, Mare. Sana sa susunod na game makapaglaro ka na. But according to some fans, may mga bagong strategies na sinusubukan si Meneses. Mga bagong set of players paghahanda sa nalalapit na semifinals. Speaking of strategy, yan ang ating pag-uusapan sa number 2 spot. Ito na nga ang sagot sa mga espekulasyon ng fans sa pagkakabangko ni Gemma Galanza. Rose Vargas bilang starting 6. Dahil sa malabo pa sa sikat ng araw ang pagbabalik ni Phenom sa semis ay may panibagong strategy si Coach Sherwin Meneses. Ito ay gawing starter si Rose Vargas para mapunan ang naiwang posisyon ni Eliza Valdez. Hindi basta-basta ang level of competition sa paparating na semifinals, kaya kailangan ng Creamline ang isang tulad ni Rose Vargas. Sa kanyang starting 6 performance versus Army ay nakapagtala ito ng 7 points. Highlight sa kanyang laro ang isang senaryo sa set 1 kung saan nagkaroon ang Creamline ng 12-0 run dahil sa strong serve ni Vargas na nakapagtala pa ng 4 na service aces. Sa ating top 1 trending topic, Gia Morado, the Spiker. Tumigil ang mundo ng volleyball fans nang masilayan for the very first time ang spike ng isang Gia Morado de Guzman. Kilala si Gia sa kanyang golden hands, sa fast plays nito, sa kanyang 1-2 plays, sa galing nito magpaikot ng blockers ay walang duda kung bakit siya ang number 1 setter dito sa PBL. Pero sa laban ng CCS versus Army ay nasaksihan ng fans ang isang spike mula kay Gia, isang atake na siyang nagpahiyaw sa fans sa loob ng PhilSport Arena. Si Gia pumalo, kaya ang atimo trending. Nahiya at natawa pa nga si Gia after the spike. Diyos ko Gia, masasanay ka rin. More of this pa sana. Siyempre, huwag nating kalimutan ang dahilan sa trending spike ni Gia. Sa Domingo nga pala ang inyong aspiring setter. Salamat sa pagtutok mga ka-spike. Sana nag-enjoy ka at sana di ko nasayang oras mo. Kaya don't forget to like and subscribe. Salamat sa suporta.